tayong dalawa naman ngayon si Tsuna. Ano ba, Tatang? Eh? Kunwari ka pa. Bakit hindi mo pa aminin sa akin kung sino ka talaga? Ano bang gusto mong aminin ko? Halatang halata ako naman kung sino ka eh. Goku? Ako nga si Goku, ang ikapitong dragon. At hanggang ngayon ay hindi ka pa rin karapat-dapat para sa akin. Damang kong napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang aking kapangyarihan, pero kailangan mo akong talunin sa labanan. Kung ganun, bakit hindi mo ako subukan? Yan! Tapos ka na! Sa ngayon, may tig-isang panalo ng bawat pangkat. Si Mikoto mula sa Uruha Kurinay ay papasok na po ngayon sa ring. Ang pangit! Saan yung lumamukha niyan? Kaano kaya siya kagaling? Hindi natin alam. Okay lang! Kahit sino pa yan, mananalo pa rin si Ira. Kaya manood na lang kayo. Umalis ka dyan! Mamamatay tao! Hindi ka dapat manalo! Baka akala mo hindi ako mapapato sa bata. Ang ginawa mo ay may katapat na kaparusahan. Tama na! Ikaw ang dahilan kung bakit wala na ngayon ang papa ko! Papa! Sumusuko na ako sa'yo. Huwag mo na lang akong tapusin. Dahil may anak akong umaasa sa akin. Ako si Mikot. Baliwala ang pakiusap mo sa akin. Hindi ako naaawa sa mga nilalang na katulad mo. Papa! Nakiusap siya sa'yo, pero hindi mo siya pinakinggan! Dapat ba akong humingi ng tawad sa'yo? Alam ng tatay mo ang kanyang kapalaran na matalik siya sa akin. At ikaw ang susunod ko sa kanya! Tama na! Ayra Kirisawa! Pati ba bata papatulan mo? Hindi ka na nahiya. Hindi naman niya makakaganti sa'yo. Ako na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Yan ay kung mananalo ko pa sa'kin. Maraming salamat sa'yo, boy. Dahil sa ginawa mo, nalaman ko kung gaano kalupit ang halimaw na ito. Isang bagay lang ay pinangako ko sa'kin sarili bago ko sumali sa paliksaan ito. Turugin ang sino mang naglalaro sa buhay na kanyang kapwa! Wow! Kahanga-hanga, talumpati mo, Ira. Pangako, boy! Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng tatay mo! Ate Ira! Sige, Ira! Sige, kaya mo yan! Nakakaiyak naman. Bumenta ng gusto ang kwento ng bata sa mga manonood at ngay kampi na sila sa Hokage. Mikoto, ipakita mo ang kapangyarihan ng Uruha. Kasusunod, Master Kurei. At ngayon, sisimulan na natin ang laban! Para sa ikatlong round ng huling bahagi, si Mikoto, laban kay Ira Kirisawa! Simulan na! Ayos na! Kanting pamaypayo! Ibang klase! Bawa! Hinarang na higanti pamaypayatira ni Ira! Ni hindi man lang nagalusan sa ginawang pagtira ni Ate Ira! Malakas nga siyang talaga! Ate Ira! Huwag mo sabihin yung maasa ka na mapapabagsak mo ako sa isang tirahan lang! Huwag mo sabihin lumaki na yung ulo mo, isang tira pa lang yon. Ha! Subukan natin ngayon ang paborito kong laruan! Ito pa! Ha! Ang galing-galing, Ate Ira! Hindi pala siya kasing lakas ng nakala natin. Sana'y ganun na nga. Tanggalin na natin yung maskara mo para makita na natin kung sino kang talaga. Sigurado kasing pangit ang ugali mo. Ha! Ang akala ba ng batang yan ay mananalo siya? Sige na, Mikoto. Iparamdam mo sa kanya ang tunay mong kapangyarihan. Opo, Master Kurei. Isa siyang robot? Simulan na natin ngayon ang tunay na laban. Siya pala ang nasa loob ni Mikoto. Malaki ang problema ng taong to! Ha! Hindi naman lumabas ang babae niya nang nakipaglaban sa tatay ko, ah! Kamusta ka, Ira? Kaming dalawa nga pala si Mikoto. Kayong dalawa? Si Mikoto?
Matagal na panahon na rin nang huli kong makita lumabas ang tunay na Mikoto. Raya! At kapag lumabas na siya, hindi na nabubuhay ang kalaban niya. Ano bang ibig mo sabihin? At bakit dalawa sila laban sa isa? Gumagamit pa siya ng robot? Hindi ba pandaraya na yung ginagawa niya? Hindi tama yan! Hindi! Huwag kayong mag-alala! Sigurado may patakaran tayo para dyan! Kailangan lang namin muna mapag-usapan! Mag-isip ka munang mabuti bago mo ako pagbintangan, Miss Referee. Sa pagkakaalam ko, wala akong nilalabag na batas. Si Mikoto ay aking anina at ang aking mahiwagang sandata. Isang sandatang nag-anyong tao at may sariling pag-iisip. Maliwanag pa? Kung sasabihin mo illegal ang aking Mikoto, anong tawag mo sa testing dagang ipinabato palagi ni Ira? Tama na! Sumang-ayon na kami sa sinabi mo! Pero hindi disqualified na namin kapag mag-ibot tinigilan ang pang-aapi sa ating referee! Kung ganon, palitan niyo tong referee niyo ng mas marunong at mas may isip. Tumigil ka na kami! Ito ang tandaan mo. Ako ang kalaban mo, kaya huwag ka namang dabay pa ng iba. Ikaw si Lani, hindi ba? Ito oh. Maraming salamat, Ira. Bibigyan natin ang leksyon ng babae niyan. Kaya relax ka lang, akong bahala sa'yo. Sige, Ira. Kalingan mo, ha? Ginalit mo na talaga ako. Ha! Pagkatapos ko sa'yo, hindi ka na makikilala ng mga magulang mo dahil manghihirap ka na ng mukha sa aso. Yan ay kung mabubuhay ka pa! Ang mga kuko niya! Sino ngayon ang manghihiram na mukha na aso? Patawarin mo na ako. Sige na. Sinusunod ko lang naman ang puto sa akin ni Master Kuri. Ha? Sa totoo lang, ayoko naman talagang lumaban eh. Bakit kailangan pa natin mag-away? Talaga bang nagsisisi ka na? Kaya lang, huli ka na dahil hindi mo na maibabalik ang buhay na ama ng batang yan. Talaga bang ututo ka? Ate Ira, sa likod mo! Ang mga kuko niya! Hindi ko inaasahan na gagawin mo sa akin yun, ha? Mabuti na lang, hindi ako napuruhan. Ang luha ay sandata rin ng babae, pero hindi mo naman alam yun. Dahil wala kang utak. Bakit ka nabigla? Ano bang problema, bata? Nagalusan ang balikat ni Ate Ira ng mga kuko ni Mikoto. Mamamatay na si Ate Ira! Dahil ganyan din ang nangyari sa tatay ko! Anong sinabi mo? Anong ibig mo sabihin, bata? Dalasun si Ira. Kung akala nyo ang lahat ng pandaraya na ginagawa ni Mikoto ang tunay niyang kapangyarihan, ay nagkakamali kayo. Ang tunay niyang kapangyarihan ay ang matalas na pamamaraan ng paggamit niya kay Mikoto. Yun ang kanyang mahiwagang sandata. Doku Machine, ito ay ang pinagsama-samang lason na nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo. Ito ang lason ng mga lason. Unti-unti na nitong sinisirang iyong katawan at hindi magtatagal, hindi ka na nakagagalaw dahil sa kumakalat na lason sa iyong katauhan. Ano? Ha? Wala akong gagawin kung hindi maghintay. Siguro may ilang minuto ka pang natitira. Hindi ka man lang nakapagpaalam sa iyong mga minamahal sa buhay. Isipin mong lahat ng hindi mo magagawa bago ka tuluyang mawala. Hindi pwede yan! Si Ira, ilang minuto na lang ang itatagal ni Ira. Ate! Ayan, mukhang unti-unti nang tumatalab ang lason. Kung takot kang mamatay, magmakaawa ka muna sa akin. Pero alam mo naman sigurong, wala akong awa. Talo ka na! Hindi. Hindi ako maaaring matalo. Hindi. Hindi. Hindi! Ira! Mga kaibigan,
Nang tinamak ni Koto ang dokumasyon kay Ira, nalagay na po ngayon sa alanganin ng dalaga. Ilang sandali na lamang po ang kanya itatagal. Ira! Umalis ka na dyan! Ako bahala! Huli na. Ha? Bakit? Kahit na sumuko siya sa laban, walang gamot na makapipigil sa paglaganap ng lason sa kanyang katawan. Kilala ko si Ira. Alam kong hindi siya agad susuko. Lalaban siya hanggang sa kanyang huling hininga. Oo nga! Kung ganun, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng tumayo na lang tayo dito tumanga habang unti-unting namamatay siya kasama natin! May isa pang pag-asa. Ha? Makinig ka, Ira! Ang dokumasyon ay isang espesyal na laso na nilikha upang makapatay ng tao. Ibig sabihin mayroon ding sandata na makapagbibigay lunas sa lasong ito. Hawak ng babaeng yan ang lunas sa lasong tinanggap mo. Ang kalinin niyo talaga? May wagang sandatang lunas? Oo, meron ng lunas. Pero hindi ko dala ngayon. Napakalamya naman ang suntok mo. Hindi mo ako talaga matatalo yan! Oh! Ate Ira! Oh no, mukhang hindi ka na yata masaya ngayon. Hindi mo na matutupad ang pangako mo. Ito na ang katapusan mo! Ikamusta mo na lang ako sa mga biktamang nauna sa'yo! Ha? Bakit? Paano mo nakuha ang dokumasyon? Kala mo ba imposible? Dati akong magikero. Alam mo na? Ah! Nalason ako! Nalason din ako ng dokumasyon! Ayoko pang mamatay! Kudokugan! Ang panglunas sa lason! Imposible! Dapat naparalisa ka na ng lason niyon! Kasi ayoko pang mamatay! Alam ko na kailangan gala mo palagi ang panlunas sa lasong dulot na iyong mahiwagang sandata. Kung matalino ka, dapat inantay mo munang bumagsak ako bago mo nilabas ang lunas. Tagot ka sa akin! Mikoto, tapusin mo na babaan yan! Ikaw ang tatapusin ko! Wanda ka! May fight! Kasira! Ang kaze na padama. Iisa na lang natitira. Pero... Ngayon na! Fujin! Ang pawakas sa tira ng Fujin, Hayate! Mikoto! Mikoto? Ira, hindi ko na magalaw ang aking katawan dahil sa lason. Mabuti yan para tumahimik ka na. Ira, pakiusap. Hindi na ako makalalaban pa. Ang laso na'y unti-unti kumakalat sa aking katawan. Ayoko pang mamatay! Ira! Ang gadokugan! Pakiusap! Hindi na kita dapat tulungan para pagbayaran mo ang ginawa mo sa ama ng batang yan. Pero pag ginawa ko yun, para na rin ako naging katulad mo. Ha! Ha! Ah! Oh! Ah! Ira! Ah! 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 Ira! Max! Salamat po! Referee, alam mo na siguro kung anong kailangan mong gawin, ano? Kapag ang kalahok ay lumampas sa labas ng ring, dapat ma-disqualify siya. Yan ang nakalangang.
talaga sa batas, hindi ba? Sa labang ito, nanalo ang uro ko na nai! Si Mikoto! Bakit ganun? Tumahimik kayo! Si Ira ay walang karapatang sumali sa paligsahang ito! Ang gamot ko! Nawala! Ang gado ko, Gan! Nasa na! Nawala! Si Ira! Niloko mo ko! Akin na yan! Ira! Max, nakakahiya. Natalo ko sa aking laban. Naubos na rin pati ang kudama ko. Pero baliwala dahil natalo pa rin ako. At yung bata, Max, paano? Paano ko na siya kaharapin ngayon? Huwag ka magalala, Ira! Salamat! Yan din ang sasabihin ng papa ko sa'yo. Para sa kanya, ikaw ang nanalo! Yeah! Tama sila, Ira. Natuwa ka. Dahil alam nila kung sino ang tunay na nanalo. At ikaw yun. Mga hangal, pinagbubunyi ninyo ang mga talunan. Baka nakakalimutan ninyo. Hindi kayo dapat matalo sa susunod na labanan.